Nausabi rin dito sa libro na ito ni Edward Elton, Real Estate in the Philippines, isang bagay na pinagtuunan niya ng pansin is productivity and economic growth. Sabi niya dito, one of the factors that led to the unsustained economic growth of the Philippines in the last 3 to 4 decades is low productivity. Ano ba yung productivity na sinasabi niya dito? It is the value of the output produced by a unit of labor or capital. Value of output. Kung gaano daw kahalaga ang isang output, yung kinalabasan ng isang labor or ng isang capital. For business professor and author Michael Porter, productivity is seen as the prime determinant of a nation's long-run standard of living. It is the root cause of national per capita income. Para doon sa taong ito, ang productivity, dyan mo makikita ang standard of living ng isang bansa. Ano pa dito? Productivity of human resources determines employee wages. So, ang sweldo, ang taas o baba ng sweldo ay makikita, masusukat natin doon sa tinatawag na productivity. The productivity of which capital is employed determines the return of each shareholders. Siyempre, yung capital natin, kung paano mo ginagamit, kung how you employ this, doon mo makikita ang rate of return ng pera or ng ROI, rate of investment, return of investment ng mga shareholders. Sa China, sabi doon, dalawang bagay ang nagiging factor bakit umuulad yung China ngayon. Una is capital at saka pangalawa is yung number of workers nila. Masyado marami, ano? Pero isa pang bagay na meron ang China is the productivity itself. Kasi simula noong 1979 hanggang 1994, sinukat nila yung productivity ng China, naging 42% ang growth nila. Napakalaki nun. Samantalang sa Pilipinas, noong 1970 hanggang 1990 rate na yan, ang Pilipinas has a 27% 27% productivity nung start, noong 1970. Pero pagdating noong 1990, 14% na lamang ang productivity ng Pilipinas. So bumagsak from 27 to 14% noong 1990, about 13% ang pagbagsak, no? Although ang rate noon from 1970 to 1990, 0.5% lamang per year. So at yo, tayo mas mataas. Tapos by the year 1990, sabi dito, halos mas dahil sa mga factors na sinabi kanina, halos mas mataas pa ang sweldo ng Pilipino kumpara sa ibang bansa dahil doon sa nangyari. Okay? And then sabi din dito, kumpara doon sa Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, ang Pilipinas ang pinakababa ang productivity sa agriculture at saka sa manufacturing simula noong 1994 at saka 1995. Pero sabi rin dito, kung mabibigyan lang ng training ang mga Pilipino at saka konting guidance, pwede naman nating sabihin na world class din ang ating caliber. But this is only on selected sectors, just like sa harnesses of cars, production of electronic and computer equipment, and dun sa shipbuilding. Ang sabi naman nitong isang tao na to, si Pareto, sabi niya, the distribution of income is more or less determined by the economy's productivity. So kung mataas ang sahod, mababa sa economy's productivity yan. Pag ang economy mo ay less productive, masyadong malaki yung diferensya ng sahod. Pag daw ang bansa ay more productive, less inequality ng sweldo. Okay? Ang kahirapan kasi, maraming pwedeng nating factors na pwedeng sabihin. Pero ang large part ng low productivity ng Pilipinas is dahil doon sa
low productivity ng agricultural sector. Kasi yung mga mahirap, usually, doon sila nagbe-base or doon sila nagtatrabaho, ito ang kanilang forte, yung farming or yung agricultural sector. Noong 1998, 39.2% ng total ng employment ng mga tao is nasa agriculture. 39.2, almost 40%. Pero, pag titingnan mo yung gross domestic production nila, 19.4% lamang GDP, gross domestic production. So, ang dami nilang trabahador, pero ang production nila, kokonti. Productivity could be attributed to many things. Bakit daw? The rich ones have more access to capital, land, many productivity enhancing tools such as computer, meron silang makinarya, merong various types of transportation, may mga equipment, syempre knowledge, maganda yung education, kung saan sa kayo nag-aral, maganda ang kalusugan, motivated ka, highly motivated, maraming aspirations, madami kang connection, marami kang kakilala. Yan ang advantage nila sa mga mahihirap. At saka sabi dito, with the many advantages that the rich have at their disposal, they could produce higher value-added goods and services compared to the poor. The result is, the rich get richer and the poor gets left behind. Meron namang isang pag-aaral sa Center for Research and Communication. Sabi doon, for every peso spent in housing, the multiplier effect on the economy is 16.6 times. So, if you're going to base here, magandang business yung housing. Kasi nga, gumaganda yung ekonomiya natin, 16.16 times. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng project na ito ay nakabubuti sa ekonomiya natin. Kasi kapag naggawa tayo ng housing at saka recreational facilities, ang kokonti lamang ang napupunta sa economy natin. Bakit? Kasi yung kanilang development is not widespread, hindi siya nationwide, only on selected areas, dito lang, dito. Tapos sabi doon, ang components na ginagamit sa shipbuilding, sa housing is imported. Tapos sometimes the housing project itself is detrimental to the environment. Nakakasira pa, no? And sometimes it is detrimental to our food security.